Magandang araw mga ka-random, and today magkakaroon tayo ng unboxing in review ng UMIDIGI smartphone. So yung ating UMIDIGI smartphone na andito ay UMIDIGI Bison, at yung kulay naman ay lava orange. And yun, unboxing na tayo. So yan, pagkabukas mo, yan makikita mo is yung cellphone. Then pagkatanggal natin, yan, lagay natin siya yan. Andito yung paperworks. Tapos, makikita natin, nasa loob ng box ay charger at cable lang. So, yan. Yun, check muna natin. Dun pala sa kanyang charger, maganda naman dahil ito ay naka-type C na. So, yun. And dahil ito ay naka-type C, yun, supported niya yung fast charging. So sa output, may tatlo siyang output, 5 volts 2 amp, 9 volts 2 ampere, and 12 volts 1.5. So yun, yun yung pinakalaman niya. No more no less. Wala siyang kasamang headset. So yan, so dito na muna tayo sa phone itself. Tabi natin siya dito. So yun, yung cellphone natin, ayan, Bison, UMIDIGI, and yan, yan yung pinaka cellphone niya. Yan guys, na yung pinaka cellphone, and yun. Yung phone na nandito natin ay lava orange, and kung titingnan mo, meron siyang mga ganito, and nasa accent siya ng red. Tapos, yung phone, yung physical appearance niya, no, parang meron siyang armor by design. And ayan, ito yung mga buttons niya. So may texture pa yung button, and parang metal yung plate niya dito sa side. Tapos makita mo dito, designed by UMIDIGI. Then kapansin-pansin din yung apat na corners is parang meron siyang bumper. And yun na, i-peel off na natin. So, tatanggalin na natin to. Yun. Meron na tayong yan, napakakinis na smartphone. At syempre, yung sa likod, bakit hindi natin tanggalin? Kasi meron pa siyang mga nakasulat. And yun, volume rocker na andito. Power button. Then, meron siyang customizable button andito. Then dito, push to talk and SOS function. Andito din yung kanyang fingerprint and SIM slot. Ngayon guys, i-power on na natin siya. So press ko lang yung power button and yun. Yan, makita nyo. Bison, powered by Android. Yun. So yun, nag-boot up na siya, then nag-blink yung Bison, and yun, boom. Siguro inabot lang siya ng 8 seconds booting time. Then, yan, mapapansin nyo po, yan, itaas natin ng kaunti ang brightness. Yan, prior kasi dito ay kailangan niya ng SIM, so off cam ay sinet up ko na siya, then in off ko na lang. Tapos mapapansin nyo, ayan, malinis po yung kanyang UI. And ito po ay naka-Android din at stock Android. Ibig sabihin, ayan, mapapansin nyo naman, wala kang mga bloatware app na makikitang pagala-gala, no? Then yung ibang app is in-install na namin dahil, yun nga, para magamit na yung phone later, no? Naka-ready na siya. Pero mapapansin mo, konti lang talaga yung pinaka-app lang talaga, dahil ito ay naka-stock Android. Yun yung kagandahan sa stock Android, dahil walang mga bloatware. No, walang mga app na hindi natin kailangan. So yun, pag-usapan natin yung specs. Ang CPU nito is MediaTek P60, and meron siyang 6GB of RAM
128 GB of internal storage and expandable pa din through dito. So ito is hybrid po. Pwede kang mag dual SIM. Yan. Yan. Pwede kang mag dual SIM or pwede din na single SIM with micro SD card. Then yung pinaka display 63-inch full HD plus. So maganda na siya para sa mga media consumption. Malinaw na din yung resolution niya. Nakalagay dito ay Corning Gorilla Glass pero hindi in-specify ni UMDJ kung anong generation ng Corning yung ginamit sa kanya. Meron din siyang IP68 and IP69K. So, meron siyang ingress protection na makikita mo lamang sa mga high-end smartphone. Dustproof and shockproof. Meron na siyang barometer and electronic compass. Doon tayo sa camera. Dito sa camera, yan, apat po yung pinaka shooter niya doon sa likod. Ito yung 5 megapixel, 16 megapixel, 48 megapixel and 5 megapixel na macro. Ang kagandahan dito ay Sony lens po yung ginamit sa kanya. So mamaya papakita natin yung mga sample photos and yan na mga capture nitong lens. Sa harap naman is meron tayong 24 megapixel Sony camera. Then yon. Proceed tayo dun sa camera menu para makita nyo. So yan, ito ay against the light. Then check natin grid lines. Yon. Sa picture size, pinakamataas nyo na is yung 48 megapixel, 24, meron siyang 19, 12, 10 and minimum of 8 megapixel. So balik tayo dito. Meron siyang beauty mode, video mode, tapos yung picture, then yun, meron din siyang AI, tapos HDR, portrait. Then yun, sa extra niya, meron siyang tatlo lang na menu na pwedeng pagpilian: night, panorama and pro. So yung mga nagpo-pro, yun, good thing ay meron na din tong pro mode. So yun. Sunod natin gagawin ay dahil si UMDG Bison ay merong water ingress protection, so ilulubog natin siya sa tubig. And tingnan natin kung water resistant ba talaga siya, no? Ayun, bago pala natin siya ilubog, i-take note lang natin na dito sa settings, under ng settings, punta ka dito sa smart key. Then makikita mo, ayan, ito yung key na programmable, no? Ito. So sa single click, mag-open siya ng underwater camera. Pag nag-double click ka naman, mag-screenshot and long press, mag-open siya ng flashlight. So check natin. Pag press ko to, yan, nag-activate yung underwater camera natin para mamaya kapag tinesting na natin sa ilalim ng tubig and hopefully hindi siya ma-damage, matatry natin yung underwater camera niya. So pag exit, pindutin mo lang yung power button para maka-exit ka na dun sa camera. Then ayan, double click to screenshot. Yan, nag-screenshot na siya. Then long press. Yon. Tapos karando mapapansin nyo, maliwanag talaga siya. Kasi dual flash po siya. So usually single flash lang yung ating camera and ito, dual flash na siya. Then exit lang tayo doon. Long press pa din. Yon, exit na. And yung pinaka-highlight ng ating video is yung paglublob niya sa tubig. So, saglit lang. Diba karandom kanina, meron tayong dalawang customizable button. Isa dun yung push to talk and SOS. Dun sa push to talk, wala na tayong pakialam dun dahil marami tayong pang tawag.
Yung SOS naman is hopefully hindi natin magamit. Kasi save our ship 'yun, 'di ba? Pero however, dito sa isang boto na 'to ay nahihiwagaan ako kung ano bang gamit niya. So 'yan. So ito na yung ilulubog natin siya, then para masubukan natin yung function niya underwater. Nakita niyo 'tong piso? Yan, yan, tubig siya. Mga ka-random. Ilulubog natin din si piso. Then, ayan na, moment of truth, ilulubog na natin yung cellphone. So, hopefully, dahil hindi naman akin to, sa kapatid ko to, hindi masira, no? Kasi bibili naman tayong bago, di ba? Eto pala ka-random. Pag pinaabot nyo to ng 10,000 likes, itetest natin yung shockproof niya naman, no? Doon naman tayo sa shockproof, pero paabutin nyo naman ng 10,000 likes. So, yun na, moment of truth, lubog na natin. Yun! Kaya ba yun ang cellphone mo? Yan, si Bison lang malakas. Tapos, syempre, kapag nasa ilalim na siya ng tubig, no? Hindi mo na ngayon magagamit yung mag-a-button. Doon nagagana yung customizable button natin. Yan, sa ilalim ng tubig, nag-activate siya, then ayan yung piso. Ayan yung piso. Kuhaan natin ng litrato yung piso. Ayun. Yun. Yun. Ayan. And sa tingin ko naman, nag-survive yung phone. Siyempre, kailangan natin ng balnaw. Diba? Kasi yung cellphone natin na pwedeng maligo, bakit din natin manlawan? So, yun. Yun, okay naman siya. Wala naman problem. So, please subscribe and pa-support ng channel. At dun sa mga gustong bumili ng smartphone, ito ay in mid-range. And yung presyo niya is nasa 7 plus namin nabili. So, yun, pa-subscribe na din yung channel, pa-support po. And, yung deal natin, kapag yung like ay umabot ng 10,000 like, yung shockproof naman na susubukan natin. So, yun na, bye-bye! Ayun, cellphone! Yeah.